Welcome home, COG fam! I am Leslie at ako ang makaka-hangout ninyo before we proceed to our worship service. First time ba ngayon dito sa ating worship online? If yes, pwede ka ba mag-comment ng new here so that we can connect and reach out to you. And church, how was your weekend naman? Pagod ka ba sa iyong trabaho o marahil marami kang pinagkakaabalahan ngayon o baka medyo may pinagdadaanan ng iyong puso? Ipahinga at ipagpag natin yan ng sabay-sabay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya naman, mas gusto namin kayong maka-fellowship at makasama sa ating mga in-person services dito mismo sa ating church located at Dream Plaza Mataig. We have 5 time slots so you can come on your prepared time. At syempre, huwag mo na rin kalimutan isama ang iyong pamilya at ang iyong mga kaibigan. We hope to see you there. And alam niyo ba, church, na patindi ng patindi ang nangyayari sa ating Revival Nights. Last Wednesday, almost 300 worshipers came and experienced God's mighty and awesome presence. At baka ito na lang hindi pa nakakapunta sa ating Revival Nights. Kaya naman, huwag mo nang palalagpasin pa. This coming Wednesday at 6 p.m. we'll be having our Night of Formation. See you there! And ongoing pa rin ang enrollment ng ating Christian Life Development Program at sa ating Foundation Class. Church, let's grow together! At ilang linggo na lang, mangyayari na ang most anticipated and life-changing event. Join us sa ating Ignite this coming August 26 and 27. And we have only few slots left, kaya naman pwede ka na rin mag-settle ng iyong registration fee sa iyong C2S leader. This is it, the moment we have been waiting for. Get ready to experience God's healing, favor, and anointing. So wherever you are, open up your hearts as we give our highest honor and adoration to our God. Again, I am Leslie. We'll see you later, but for now, enjoy this praise and worship. Save my soul, holy.
You've been so good. You gave up your life.
job for the Lord. I give you all of me. Lang yung mga kamay niya para sa Panginoon. I give you all of me. Oh, we give it. I give you all of me. And today we will gotta all jam and dance for the Lord. I give you all of me. You have it, my passion, my praises, always. I give you my passion, my praises. Oh, you have it. A worshiper of God. Amen. And as a worshiper, what our mouth has to declare is to praise His name, to exalt His name, and to lift up His name, as it says in His word. Oh, magnify the Lord with me. Oh, magnify the Lord with me. And let us all exalt His name together. And as one, pwede po bang itaas mo yung mga kamay niyan sa Panginoon? As we magnify, as we exalt the name of the Lord in your life. Oh, we worship you, Jesus. Honor.
Honor and praise are yours for another.
exalt His name. Hi, come on, sing it out. To worship You, I live. To worship You, I live. I live to worship You. Praise, all we can and are to sing it. Praise, and just
Salamat sa umaga na ito, Panginoon, that you gave us the privilege to worship and honor your name, Panginoon. Sa umaga pong ito,
Maraming salamat at ipinaramdam mo po ang iyong pag-ibig, ang iyong grasya at habag sa bawat isa, Panginoon. Kaya sa mga oras po na ito, we pray, God, for your presence. We pray for your spirit, for your love, Panginoon, na patuloy naming maramdaman sa lugar po na ito, Panginoon. We are amazed, God. We are amazed, Panginoon. Lord, continue to touch our hearts today. Continue to move in our midst. Change us. Transform us, God. We thank you, God. We thank you and we praise your name. We exalt your name and we give you praises, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat. We give you back all the praises, all the adoration, all the honor, all the glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody shout, amen. Hallelujah. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Sino pong nakaranas ng presence ng Lord? Amen po. Praise God and good morning po sa inyong lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Magandang umaga, kapatid. Amen. Ganoon din po sa ating mga nanonood online. Magandang araw po sa inyo. And before we go to the Word, meron po ba tayong mga first-timer po dito? Those who came for the first time, may I see your hands? We just want to thank you. Wow, thank you so much po for worshiping the Lord with us. And dito po sa my right side, meron po ba tayong mga first-timer? Wow, thank you so much for worshiping the Lord with us. And we pray na hindi po ito yung huli na makasama namin kayo, but make this church our as your spiritual home. Amen? You are part of our family. At mamaya po, wag po kayong uwi agad. Meron po kayong free milk tea doon po sa ating likod mamaya. We want to talk to you. Ano po, to have fellowship with you. Amen po. And of course, dito rin yung ating, ano, sila Pray at si Juan Paulo, ano, bro, tsaka yung kanyang poging anak, si Caleb. Welcome sa ating church. Ano po, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. And today, sino po ang ready na sa word ng Lord? Amen. Sino po ang ready na nabaguhin ng Lord? Ayan, parang humina yun, ano po. Sino po ang ready na nabaguhin ng Lord? Sino po ang ready na napalaguin ng salita ng Panginoon? Amen. Sino po ang ready na mag-mature spiritually? Ayan, praise the Lord. Kung ready na po tayo, sige po tayo po ay manalangin. Hallelujah, Holy Spirit, we thank you for your presence. We thank you, Lord, for what we have experienced in worshiping you, Panginoon. Salamat dahil nararamdaman ka namin, nararanasan ka namin every time we come to worship you in this place. And Lord, we believe there's more of you, Lord God. Lord, today as we study your word, let your word sink in our spirit. Let your word bear fruit in our lives, O Lord God. Let your word transform our lives. Let your word, Panginoon, grow us into maturity, O Lord God, spiritual maturity. Kaya Panginoon, salamat po sa umagang ito na binibigyan mo kami ng pagkakataon na purihin at sambahin ka at makarinig ng iyong salita. Maraming salamat, Lord. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Praise the Lord. And ngayon pong umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan. Last week, ano po, meron na po tayong tinalakay. But today, this morning, we are going to talk about, ayan, pakiayos po doon. Ayaw atang gumana yung clicker natin. Hallelujah. Ngayon pong magang ito, ayan po, ang pag-usapan po natin, ang title po ng ating message for today is all about spiritual maturity. Amen po ba yun? Amen. At last time, we talk about growth matters. We talk about spiritual growth. Ano ba yung itsura ng hindi lumalagong Kristiyano at paano tayo lumago? Amen po? But today, ito po ang pag-usapan natin ay spiritual maturity. Yan po yung title ng ating message. And ito po ang aking example. Ako, mahalata yung edad ko, hindi ko pa inabot ito. Ayan po, pero example ko po ito. Ayan, sino po ang nakapanood niyan? Ano po, sa mga naunang ipinanganak. Amen po, no? Ayan, si Bonjing. Amen po? Sino po yung mga nakapanood niyan? Pakitaas ang kamay. Ang bira na po. Napaghahalataan ng edad. Amen po, no? Ito po si Bonjing, si Jimmy Santos. 1989 pa po yan. Ano po, 3 years old pa lang ako yan. Ano mo, no? Hindi ko pa po napanood dyan. Pero natatandaan ko itong si Jimmy Santos na nagpo-portray as Bonjing. Amen po? So, ayan po siya. At ito pong si Bonjing, ayan po siya. Lumaki na siya ang kanyang katawan. Ano po, lumaki na. Pero ang kanya pong isip ay baby pa. Ano po, isipin mo, laking tao, ganyan, pangit tignan. Ano po, no? Laking tao bago, mami, dede.
Ganyang kalaki, matangkad pa. Like, gaya ng itsura, ano po, gaya ng itsura, ganyan ang gusto pa rin, gatas pa rin. Ano po, ang pangit tignan. Amen po ba yun? Parang kuunti lang. Amen po, ang pangit tignan. Amen. At alam niyo po, sa mga Kristiyano rin, pag tayo ay tumagal na at hindi po tayo nagmamature, ang pangit tignan. Amen po? That's why ito po ang pag-uusapan po natin ngayon about spiritual maturity. Bakit po? Kasi maraming tumanda pero hindi nagmature. Ano po? At ang pangit tignan pala, kung sa isang tao, tumatanda siya, nagkakaedad siya, pero hindi po siya nagmamature. Ano po, hindi po nagmamature yung kanyang kaisipan, hindi po nagmamature yung kanyang mga galaw, hindi po nagmamature ang kanyang spiritualidad. Amen po? Kaya po ito po ang pag-uusapan natin because spiritual maturity is an important message today. Bakit po? Kasi marami pong mga simbahan o maraming mga Kristiyano na kontento na umaten na lang kada linggo. Ang akala nila ang church, it is just a social club. Amen po? Nakapagka attend every Sunday, yun na ang kanilang goal, their spiritual goal, ano po ay maka-attend lang every Sunday, ano po, they are just show up every Sunday and they fulfill their spiritual obligation. Doon na po ang kanilang parang, okay na ako, naka-church na ako, pag-attend na ako ng 1.5 hours sa church, okay na ako. Amen po, yun lang ang kanilang goal. Rather than growing up, ano po, rather than transforming by the Word of God, rather than growing in maturity. Amen po, we're still here? Dapat po ang goal natin as a Christian, tayo po ay mag-grow spiritually. Amen? And you know what? It is, hindi po ito ganun kadali because it requires commitment and discipline. Amen po, na kapag tayo po gusto natin mag-mature spiritually, meron pong commitment, meron po yung disiplina. That's why spiritual maturity is not, ano po, what is spiritual maturity is not, ano po, spiritual maturity is not a matter of age. Parang si Jimmy Santos, baka po tumanda na, pero ganun pa rin yung kanyang pagiging, ano po, no, yung kanyang kaisipan. Ano po kaya po, hindi porket matanda na tayo, spiritually mature na tayo. Amen. Amen po? At pangalawa, spiritual maturity is not a matter of appearance. Amen? Talagang ang forma mo, formang pastor na. Ano po, no? Pero hindi po nakikita doon. Amen? Talagang may mga formahan mo, matured na, pero hindi po nakikita sa appearance natin ang pagiging spiritually matured. Amen? And spiritual maturity is not a matter of achievement. Hindi po ito kung meron ka nang narating sa buhay, sa secular na mundo, ay spiritually matured ka na. Amen po? And yun po ang pag-uusapan natin ngayon. We are going to read the book of Ephesians. Amen? Ephesians chapter 4. Yan po ang pag-uusapan natin. At alam niyo po yung book of Ephesians, in-explain niya how the church come into spiritual maturity in Christ. Amen po? Actually, yung first part niya, yung 1 to 3, Ephesians chapter 1 to 3, it talks about the blessing that we have in Christ. Ano po, paano tayo naligtas? Amen po, ano yung mga spiritual blessing? Ano po lang tayo ay nasa Panginoon? Yung chapter 1, Ephesians chapter 1 to 3, yun po yun. Ano po, at sinulat po ito ni Paul sa mga taga-Ephesus sa kulungan. Amen po, doon po niya sinulat itong librong ito. At yung second part, which is yung 4 to 6, ng chapter 4 ng Ephesians, it talks about giving us instruction how to live and walk, ano po, as a follower of Jesus Christ. Amen po? Yan po ang ating pag-uusapan kasi po yung sa Ephesians 4 to 6, how to live, paano ba ako mamumuhay bilang follower ni Jesus? Ano po, bilang isang totoong Kristiyano. Amen po ba yun? So dito po sa Ephesians chapter 4, 11 to 16, dinescribe ni Paul ang kailangan natin para maging spiritually mature at dinescribe niya ano ang itsura ng spiritually mature, ano po, ano ang itsura ng mature na Kristiyano. Amen po ba yun? Para makapag-reflect tayo, ako ba ay mature na or matura lang? Ano po, no? Di ba, ako ba ay mature na o matunda lang? Ano po, no? Hindi kasi natin po makikita sa appearance, sa edad, hindi po doon eh. So, let's read the Bible so that we can study ano ba ang sinasabi niya patungkol sa spiritual maturity. Amen po? Ayan, so verse 11 to 12, sabi niya po dito, now these are the gifts
Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and the teachers. And ano daw po yan? And their responsibility, our responsibility as a pastor, ano po as a teacher, ano po, my responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Amen po? Kaya po sa ating po paglago maturity, kailangan natin ng simbahan, kailangan natin ng pastor, ng leader, ng teacher na mag-guide po sa atin para tayo lumago. Amen po ba yun? So yan po ang trabaho natin. At sabi niya sa verse 13, ito daw po ay magtutuloy-tuloy. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord. Amen po. Sabi mo sa katabi, mature in the Lord. Mature in the Lord, measuring up to full and complete standard of Christ. Amen po? How many of you believe that God wants you to be mature? Amen. Kaya ka pala nilalagay sa simbahan, kaya ka pala may teacher, kaya ka pala may leader, kaya ka pala may pastor. Amen. At nasa church ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, hindi lang po para umaten ka, kundi para maging mature ka in the Lord. Bakit? Kasi sabi niya, measuring up, ano po, in the full standard, complete standard of Christ. Tinitignan, minimeasure yung growth natin, kung nakakaabot ba tayo doon sa Christ-likeness o doon sa gustong mangyari sa atin ng Panginoong Diyos. Amen po? Kaya po, kung ang ating intention lang ay, ano po, no, ay umaten every Sunday, kulang po yun. It's good to be in the house of the Lord every Sunday, but it's not enough for us to grow spiritually, to become mature. Amen po. And verse 14, sabi niya po dito sa verse 14, dinidescribe niya na ang itsura ng, ito po ang itsura ng matured Christian. Amen. So tuloy po natin, sabi niya, then, ano po yung then, ibig sabihin niyang then, meron siyang nauna eh. Ano po, kapag tinuruan ka, ano po, natutukan ka, then ano daw po mangyayari, magmamature, gusto niya, then we will no longer be immature like children, we won't be tossed and blown by every wind of teaching, we will not be influenced when people try to trick us with lies, so clever they sound like the truth. Po, and verse 15, sabi niya po dyan, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. In verse 16, at pakibasa po, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy in growing and full of love. Amen po. So ano po ang sinasabi dito ng Bible? Amen. That the goal of our Christian life is spiritual maturity. Amen po. Na after the salvation, after you accepted Christ, after you believe in Christ, amen, your goal now is to grow yourself to become mature Christian. Amen po ba yun? Akala ng iba, ang Christianity, after they accepted Christ, tapos na. Kristiyano na ako, okay na. Ano po, pero hindi po yun nagtatapos, kundi yun lang ang simula. Amen po? Accepting Jesus Christ as our personal Savior is not the end, but this is just the beginning of our Christian life. And a spiritual maturity is our goal. Yan po ang goal natin. Hindi lang po tayo umaaten every Sunday. But as Christian, we should be striving. Ano po, striving in seek to imitate God and live out Christ's love in our life. Ano po, after salvation, dapat nagsisimula na ang spiritual growth sa buhay natin. Ano po, dapat after salvation, nagsisimula na ang process ng spiritual growth and we have the intention to become spiritually mature. Amen? At alam niyo po, ito po ay hindi madali, ito po ay proseso. Amen po ba yun? Kaya kapag ka ikaw ay nagpa-process, nagsasubmit ka sa will ng Lord, sa way ng Lord, nagmamature ka spiritually. Amen po? So tignan po natin, ano ba ang itsura ng spiritually mature Christian so that we can reflect. Amen po? Matututo tayo, ah, ito pala, hindi pa pala ako ganon. Amen po? No? Kaya kailangan ko pang mag-mature, kailangan ko pang lumalim sa Lord. Amen? So, ano ang itsura, what it looks like to be a spiritual mature Christian? Para po maunawaan natin, at makita natin po yung ating sarili na baka tayo pa ito. We can reflect in our life na we can grow
we are growing spiritually, ano po, with the intent of become spiritually mature Christian. Amen po? So ang una pong muka, ano po, ng spiritual mature Christian, number one, they are not behaving like children. Amen po? Hindi na po sila parang bata. Alam niyo, ang bata po, minsan mahirap pagsabihan, paulit-ulit ka, makulit pa rin. Amen po, no? Makulit pa rin. Ganun po yung bata, yung aking anak, ano po, si Bella, minsan kasasabi ko lang, gagawin pa rin. Ano po, parang hindi niya naiintindihan pa, nauunawaan yung aking po mga sinasabi. At yun yung sinabi ng Bible, doon po sa sinabi ni Paul kanina, sa binasa natin, kapag daw tayo po ay laging mature, tayo ay na-equip, tayo po ay laging mature in the Lord, then we will no longer be immature like children. Hindi ka na magiging immature kagaya ng ng mga bata. Amen po, kasi tignan niyo po yung Sunday school natin, di ba? Mga medyo mga bata talaga, naghahapulan ng teacher eh. Ano po, no? Kaya sasabihin nung mga Sunday school teacher natin, dito ka lang, pag lumabas ka, kakainin kita. Diba? Kaya natatakot yung mga bata, hindi na pumapasok. Ano po, no? hindi lumalabas. Amen po? So, minsan po may mga ganon, minsan may nagsusuntukan pa, ano po, na nagkamali lang, may nanununto, kasi hindi pa po nila naiintindihan. At ganito din daw po yung itsura ng mga Kristiyano, na mga mature na, they are not behaving like children. At si Paul po, pinakita niya ano pa ang itsura ng mga baby Christian. Sabi niya po dito, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal. As to babes in Christ, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. You are still carnal. Sabi niya, ito daw po yung sign ng mga immature Christian or baby Christian. "For where there are envy, strife, and divisions among you, you are carnal and behaving like mere men." Amen po. Adyan po tayo. So isa po pala sa mga sign ng baby Christian or yung child, ano po yung para pong nagbe-behave pa tayo ng pagiging bata sa ating spiritual, yung pong envy. Amen po, yung mahilig ka pa rin mainggit. Meron pa rin po ba dito yung pag nakikita mong nabibless ang ibang tao, sabihin mo, bless nga siya, pangit naman, diba? Diba po, naiinggit ka pa rin. Ano po, kapag ka hindi ka napapagpala, pag may nakita kang umaangat sa buhay, pambira maghahanap ka ng ikakasira niya, hindi ka nagiging masaya. Adya po tayo. Dapat ano po, hindi po tayo madaling mainggit. Ang mature Christian ay masaya siya na makita ang pinagpapala ang kanyang kapwa Kristiyano. Amen. Bakit? Kasi naniniwala siya na kung ang aking kapatid sa pananampalataya ay pinagpala, ako na ang kasunod. Amen po ba yun? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang maingitin. Amen. Ano po, no? Huwag ka nang maingitin kasi meron din darating para sa'yo. Amen po? Kaya po ang mga Kristiyano daw po hindi na maingitin. Ano po? Kasi minsan naiingit ka pa rin, titignan mo yung kanyang bag, di ba? Louis Vuitton. Sa'yo, Louis Vuitton. Diba? Mga ganun din eh. Kaya po minsan, ano pa rin, para pa rin tayong bata, naiingit pa rin tayo. Amen. Andiyan po tayo. So, pangalawa daw, meron pang mga stripe. Ibig sabihin, ano pa rin, madali ka pa rin ma-offend. Ano po, no? Lagi kang mayroong away. Ano po yan yung bata po, yun, no? Madaling ma-offend. Ano po, parang bata pa rin, na kunting, ano lang, ano po, nagagalit na, nag-aaway na. Andiyan po ba tayo? Ano po, kaya po yung iba, ang tagal na sa church, di ba? Araw, every week may kaaway. Every week, nagtitreat na, hindi na ako atin dyan. Di ba? Next week, andito pa rin naman. Ano po, no? Kaya sabi ko, minsan, di na ako naniniwala doon sa mga nagsasabi kasi andito pa rin naman. Di ba po, yun pala, hindi lang napansin, ano po, no? Hindi lang napansin, nagagalit na. Ano po, no? Hindi lang po siya nakawayan. Ano po, nagtatampo na kaagad, batampuhin, may stress. Lagi pong may kaaway palagi. Kapag ang tao, Kristiyano, laging may gulo sa buhay, hindi pa mature yan. Kasi hindi pa niya alam i-handle ang mga stripes sa kanyang buhay. Hindi pa po niya alam i-handle kung paano po maging peacemaker. Ang mature Christian ay mahirap ma-offend pero mabilis magpatawad. Amen po?
Kaya kapag ikaw ay madali ka pa rin ma-open at ang tagal mo magpatawad, lahat na nagpatawad, ikaw na lang ang hindi. Ano po, baka po immature pa rin tayo. At ano pa daw po sinasabi niya, kapag ka mayroon, lagi kang nagkaka-create ng division. Amen po, lagi kang nagkikreate ng division. Ano po, nakikipagkampi-kampi ka kapag may sama ka ng loob, naghahanap ka ng masasabihan mo ng sama ng loob, hanggang yung sasabihan mo, magagalit na rin doon sa isang tao. Diba? Hanggang kayo magkabati na, yung sinabihan mo, kaaway pa rin niya. Amen po, andyan po tayo. So ang taong, ang mature na Kristiyano, hindi po siya nagpo-promote ng division, pero nagpo-promote siya ng unity sa church. Amen po? Nagpo-promote siya, kaya sabi niya, you are like acting like babes. Yung mga bata pa, ganyan daw ang laging ang sinyales, amen, ng mga immature na Kristiyano pa. Amen po? Alam niyo po, ang baby Christian is ruled by their emotions, not by the Word of God. Amen? Ang baby Christian, ganun po, ang immature Christian, they are ruled by their emotion, not by the Word of God. Kaya po dapat tayo, hindi na po tayo emotional, kundi tayo ay biblical. Amen? So, ayan po ang una, anong unang, ano po, no, istura, hindi na siya nagbe-behave ng parang bata. Pangalawang istura daw po, sabi ni Paul, sa, ano po, no, Ephesians, ng spiritual matured, ay yung pong meron siyang tinatawag na doctrinal stability. Ano po? Maturity, spiritual maturity involves doctrinal stability. Ibig sabihin, hindi po siya madaling maloko. Amen? Kaya sabi niya dito, doon po sa verse 14 pa rin, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever, they sound like the truth. Amen po? Kasi ang bata, di ba, bibigyan mo lang yan ng, uutuin mo lang yan, bibigyan mo ng lollipop, makukuha mo na. Amen? Sabi niya, huwag na kayong maging ganun. Kailangan may doctrinal stability po tayo. Dapat alam natin yung katotohanan, alam natin yung stand ng ating pananampalataya, alam natin yung ating doctrine. Amen? At para hindi po tayo laging nasusway, pag may bago kang narinig, amen, may memes ka na nakita, yun na yung papaniwalaan mo. Diba, meron kang YouTube vlogger na nakita, ah, ganito pala, yun na kaagad ang paniniwalaan mo. Madaling masway ang iyong pananampalataya. Are we still here? Amen? Kaya po, sabi ni Paul, do not be like this, like children na mabilis mag-wave, ano po, mag-toss and waves ang iyong pananampalataya, ano po, especially kung may naririnig po tayo na ibang mga tinuturo na naman na hindi ayon doon sa ating pinaniniwalaan. Amen po? Kasi ang Paul's teacher, ang kanya pong nadideceive lang ay yung mga spiritual children pa lang. Ano po, yung madali pa lang maloko. Kaya po dapat tayo mga Kristiyano, aralin natin ang ating Biblia. Bakit po? Kasi ang sabi ng Bible, ano po, this is in the time of end times, which is right now. Ano po, which is happening today in our time, we are in the end of the end times. At sabi niya dito, Matthew 24 verse 10 to 11, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Ano po, marami ang mag-rise up. Ngayon, nangyayari na po yan. Marami po ang pwedeng mag-deceive sa atin. Marami ang pwedeng magligaw sa atin. Marami tayong pwedeng mga katuruan na masagap na hindi ayon doon sa ating pong pananampalataya. Amen po. Papasok na ang prosperity gospel, yung bless me preaching, yun po ang lagi lang nating maririnig. Ano, papasok na ang extreme grace. Ano po, na okay lang na magkasala, ano na tayo lahat, ano na tayo, pinatawad na tayo ng Lord, ano, parang okay na, wala nang law. Amen po? At ang gagawin na lang, yung mga feel-good message na lang, yun na lang po ang ating ibibigay sa atin. That's why the false prophet will present false gospel to us. Kung hindi po tayo matatag sa ating doktrina, hindi po tayo matatag sa ating pananampalataya, mabilis tayong mawala, mabilis tayong maligaw, mabilis tayong maloko. Amen po ba yun? Kasi maraming magsasabi sa iyo, sumama ka sa aming relihiyon at ikaw ay maliligtas. Ano? Sumawa ka sa kawan. Ano po? At ikaw ay maliligtas. Ano po? Gumawa ka ng mabuti at ikaw ay maliligtas.
Yun po sasabihin sa atin, ano, ililigaw tayo. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible? Ano ba, saan ba nanggagaling, paano ba tayo naligtas ng Lord? Baka hindi po natin alam pa. Amen po. Ano pong sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9? For by grace, you have been saved through faith. Amen? And not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Amen? Dahil sa grasya ng Diyos at ano po sa ating nanampalataya, tayo po nanampalataya, doon po tayo niligtas. Hindi po sa gawa, hindi po sa pag-join ng mga relisyon. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Marami pong magliligaw sa atin. Ito po ang napakahalaga kasi baka isa-iba tayo dalihin. Ano po, yung ating paniniwala ay maligaw tayo. Kaya po, ang church, meron siyang CLDP, Christian Life Development Program. Bakit? Ang CLDP 1, it talks about biblical foundation, our doctrines. Pinapatibay tayo. Ano yung, paano tayo lumago sa pananampalataya? Ano yung mga doctrines ng church? Doon po tinuturo. CLDP 2, it's all about character development. Inaayos yung ating character para nagiging Christ-like, yung Christ-likeness sa labas sa buhay natin. Ano po, CLDP 3 talks about leadership so that we can lead in the ministry, we have a place in the ministry. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo siya, naka-enroll ka na ba? Baka hindi ba po naka-enroll yan? Ano po, no? Sayang, kasi hindi lang tayo dapat Sunday goer. Are we still here? Amen? Kaya po yun po ang mature Christian, meron siyang doctrinal stability. Amen po, hindi siya kaagad kunting marinig lang, ano na, naliligaw na, nawawala na siya sa kanyang pananampalataya. Amen? Ang Word of God, ang final authority ng kanyang buhay. Amen? At ang matured Christian, ito po, a matured Christian is ruled by the Word of God and not by emotion. Amen? Ito po ang matured Christian, hindi naka-base ang kanyang pananampalataya sa emotion. Kasi maraming makaka-offend sa'yo, maraming magre-rebuke sa'yo, magko-correct sa'yo, at mamaya, from time to time, nangyayari yun, mamaya nawala ka na sa church kasi ang nagda-drive sa'yo, ang nag-rule sa'yo, ay yung emotion at hindi ang salita ng Panginoon. Amen po? Kaya kailangan ng doctrinal stability, ano po, kung tayo po ay spiritually mature na Kristiyano. Amen? At ang pangatlo po, ano po ang mature Christian? Ano po, ano siya? He speaks the truth in love. Amen po? Nagdasalita siya ng katotohanan ng mayroong pagmamahal. Kasabi niya po dito, instead we will speak the truth in love. Ang mature Christian speaks the truth. Amen po? He will stand for the truth. He live the truth but will still love others. Amen po? You cannot win souls by winning debate or argument in Facebook. Amen po, yung iba nakikipag-away pa eh, talagang hindi magpapatalo yan, hindi niya alam, nakakatisod na siya. Ito ba ang Kristiyano? Amen. Ang pagiging Kristiyano, hindi sa dami ng alam mo, kundi sa dami ng mga sinusunod mo na salita ng Panginoon. Amen po? That's why Facebook is not our platform for debate or argument. Amen po ba yun? Meron tayong tamang platform kung paano po natin i-present ang salita ng Panginoon. At as a Christian, ano po, we must be known by love. Ano po sabi ng Bible? You will be known that you are my disciple if you love one another. Yan po ang marka nating mga Kristiyano. Kaya po kapag tayo ay nagsasalita, ano po, to share the truth of the gospel, it must be done with love. Amen po? Adyan po tayo. At dapat po pinapamuhay din natin yung pag-ibig ni Kristo. Ano po, pwede kasing alam natin ang salita ng Panginoon but hindi po nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Baka po malilito ang tao. Kasi baka head knowledge lang ang meron tayo, lumaki ang ulo natin pero ang puso natin hindi na bago. Amen po? That's why it's about telling the truth, maintaining the truth, and showing the truth in acts of love. Ano po, yan po ang mature Christian. Parang wala na, ano po. Hallelujah. At pang-apat, ano po, ano pa ba ang tsura ng mature Christian? Mature Christian is what? Is growing in Christ-likeness. Amen po, nag-grow siya, nagiging kamukha siya ni Kristo. Ano po, habang tumatagal, nag-grow siya in Christ-likeness. Doon po sa may verse 15 pa rin, ang sabi niya dito, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ.
Ano po, habang tumatagal tayo na nagiging Kristiyano, lalo po tayo nagiging kamuka at kawangis ni Kristo. Amen. Yung mature Christian na nag-grow sa Christ-likeness, may Christ-like attitude siya. Ano ibig sabihin? Meron siyang humility, meron siyang obedience, meron siyang submission. Amen po. Meron siyang purity sa kanyang pamumuhay. Meron siyang intimacy kay Lord. Amen po. Meron po siyang bunga ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen po ba yun? At ang mature Christian are able to take correction without being offended. Ano po? Ang mature Christian, ano po, pwede siyang i-correct, pwede mo siyang i-correct na hindi siya ma-offend. Yung iba, hindi mo pa kino-correct, na-offend na eh. Tingnan mo pa lang, na-offend na. Ano po? Hindi mo lang nakawayan, na-offend na. Pero ang mature Christian, he is able to take correction without being offended. Kasi meron siyang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? Kasi po, baka wala tayo nito. Ano po, baka nahulog na lahat ng bunga. Sabi niya po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, ano po, self-control. Against such, there is no law. Amen po. Tayo po ba ay may bunga ng Holy Spirit sa ating buhay? Kasi yung growing in Christ-likeness, ano po, may attitude siya ni Christ at meron po siyang fruit ng Holy Spirit. Kaya ko po, we can reflect to this preaching today, ano ba ang class, ano ba, saan level na ba ako ng aking spiritualidad? Are we still here? Amen. At ano ba po ba, sabi ko ito, ang spiritually mature Christian is one whose whole character, disposition, words, and action emulates the character of Jesus Christ Himself. Amen. Spiritual maturity is a matter of Christ-like character. Kaya po kung hindi pa po nakikita yung Christ-like character sa buhay natin, hindi pa na-emulate yung Christ-likeness sa buhay po natin, may problema pa po tayo sa spiritual maturity. Are we still here? Amen? Kasi madali pong pumalakpak kapag ang topic natin, bless me preaching. Feel good preaching, yung mapapakinggan mo, talaga, akin yan Lord, di ba? Sumisigaw pa tayo. Pero pagka spiritual maturity, kumusta naman po tayo? Gusto po ba natin na mangyari sa atin na mag-mature tayo bilang Kristiyano? Amen po. Amen. Praise God. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Amen. At ano ba po ang itsura ng panglima? Matapos na po ako dito. Ang itsura po ng mature Christian. Ang mature Christian, he helps the body of Christ grow. Amen po. Tumutulong siya na nagiging kabahagi siya para lumago po ang katawang, ang body of Christ. Doon po sa verse 16, tignan po natin, sabi niya dito, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing. Amen po. Ang spiritual matured Christian, may ministry siya. Meron siyang ministry involvement at habang may ministry involvement siya, hindi siya tuloy putol. Siya ay committed. Ano po, hindi siya kapag may nangyari sa buhay ng konti, titigil na, napuputol yung kanyang paglilingkod. Pero ang spiritually matured Christian, he helped the body of Christ grow. May ministry siya, may commitment siya, all out siya, ibinibigay niya yung kanyang best para sa Lord. Nag-win siya, nag-disciple siya, ano po, at nag-serve siya sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Tinutulungan niya na mag-grow ang body of Christ. Ayan po ang ano. Kaya tayo po ba, part ba tayo na natutulungan ba natin lumago ang body of Christ? O tayo po ay nakikiupo lang palagi? Ano po, no? Nakakalungkot po kapag ganun. Are we still here? Amen. He is fully committed in service to the Lord. Hindi siya mag-serve lang kung siya ay komportable. Ano po, at priority niya ang gawain ng Diyos doon sa ministry din na pinagkatiwala sa kanya. Nag-serve siya sa Panginoon, bunga ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Hindi po basta nag-serve lang kasi many people in the ministry, they serve because of the ministry. Nag-guess niyo po yun? They are here in the church dahil may gagawin sila. Pero hindi sila nandito kasi mahal nila ang Panginoon.
Kaya kunting problema nawawala kasi ang kanyang nagsiserve siya, nasa ministry siya dahil sa ministry. Hindi dahil mahal niya ang Panginoon. Pero ang mga mature Christian, no matter what, may problema ako, wala, hindi ko idadamay ang paglilingkod ko sa Panginoon because I am doing it out of my love, ano po, out of my honoring my God. Amen po ba yun? Kaya po hindi ka nagsiserve dahil sa ministry. Nagsiserve ka dahil mahal mo ang Panginoon. Nagsiserve ka dahil gusto mong i-honor ang Lord sa buhay na binigay niya sa iyo. Amen po? Yun po ang sinasabi dito ng spiritually matured Christian. Hindi tuloy putol, ano po, hindi po pagkakunting problema nawawala, kundi po ang spiritually matured Christian ay all out at committed siya. At part siya na tumutulong na mag-grow ang body of Christ na kanyang kinabibilangan. Amen po ba yun? Are we learning? Amen. And lastly, I will end with this. Ano ba ang itsura ng matured Christian? Ano po, a mature Christian is full of love. Amen po? Puno po siya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya madaling magalit. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, hallelujah. Ano po, no? Hindi siya madaling magalit. Hindi siya madaling ma-offend. Ano po? At may pagmamahal siya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Na kahit gawaan siya minsan ng hindi maganda, makikita mo pa rin, minamahal pa rin. Alam niya yung love your enemies. Amen po? Alam niya yung love your enemy. Alam niya yung love your neighbor. Alam niya yung love the Lord your God with all your heart. Amen? At alam niyo po ang totoong test ng Christianity. Listen to this. Puno ng pag-ibig eh. The test of Christianity is not about loving Jesus. Loving Jesus is easy. Kasi namatay siya para sa'yo. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa'yo. Amen po? But the true test of Christianity is not loving Jesus, but loving Judas. Yung mga nanghudas sa'yo, yung mga nang-iwan sa'yo, mga nanloko sa'yo, that is the true test of Christianity. Amen po? Kaya kung hindi mo pa kayang mahalin yung mga hudas sa buhay mo, baka hindi ka pa spiritually mature. Amen? Hallelujah! Because the test of Christianity is not loving Jesus. It is loving the Judas of your life. Amen? Kaya po, sabi niya dito, sa 1 John 4:17, and as we live in God, our love grows more perfect. Wow! Kung ikaw ay talagang namumuhay sa Panginoon, kay Kristo, ang pag-ibig na nasa iyo ay lumalaki. Amen po, nag-grow more perfect. Amen, nag-grow ng maigi yung pong pagmamahal sa buhay natin kung talaga po tayo namumuhay kay Kristo. Kaya po, puno ka ba ng pag-ibig? Tignan mo yung katabi mo kung pag nakita mo ba, hugis puso ang muka. Ano po? Ano po, no? O may angry face ka agad. Ano po, no? Kasi ang mature Christian daw po ay puno ng pag-ibig. Why? Why we are full of love? Because God is love. We reflect God in our life by showing love to the people around us. And what is that love? Ano bang sinasabi ng Bible patungkol po sa love na ito? Amen po. Ito po pala yung nabanggit ko kanina, 1 John chapter 4 verse 17. Ano po? At ano po yung sinasabi ng love ng Panginoon about love? Amen. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love is patient. Amen? Ikaw ba, ma, yung pasensya mo ba, kumusta naman? Sir, ganito na lang. Kasi ang spiritually matured, mahaba ang patient. Ano po, love is, unang-una ang patient eh. Sabi ko, bakit kaya una ang patient? Alam mo kung bakit? Kasi tayo pala yung unang pinagtiyagaan ng Diyos. Di ba, matigas din ang ulo mo. Sabi niya, while we are still sinners, makasalanan ka pa, pinagtiyagaan ka ng Diyos. Christ died for us. Romans, ano po, 5:8. Ano po, while we are still sinners, Christ died for us. Kaya sabi niya, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. Tignan mo yung katabi mo, mukhang irritable ba palagi? Ano, konting ano, di ba? Ano ba? Di ba, may mga ganun po, ano? And it keeps no record of being wrong. Ayan, ano po, kapag nagpatawad, nakakapagpatawad,
kinakalimutan na, ano po, hindi na binabalik-balikan kasi hindi na maibabalik talaga yun. Amen po ba yun? It does not rejoice about injustice but rejoice whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. Ano po, is always hopeful and endures through every circumstances. Ayan, ano po no? Kaya tayo po ba masasabi natin na tayo ay spiritually matured if we are full of love? Kung ito po ay nakikita sa buhay natin. Amen po? I believe, hindi pa po tayo perfect. Marami pa nga ayusin sa atin ng Panginoon. Marami pa ang gagawin sa atin ng Panginoon. But ang tanong, are we striving for spiritual maturity? Yun ba yung ginugol natin o umaatendang tayo every Sunday sa church para makaiyak kay Lord, para makapagsumbong kay Lord? O ang iyo bang intention why you are here in the church is to grow in maturity? Kasi po, after salvation, ayaw ng Lord na maging baby ka forever. He wants you to grow spiritually. He wants you to grow in spiritual maturity. Amen po? Kaya puno ng pag-ibig eh. Bakit po? Kasi ang spiritual maturity will cause you to treat people right when they are treating you wrong. Wow, bigat ano po no? Spiritual maturity will cause you to treat people right when they are treating you wrong. Ang hirap po nun. Dinatrato ka ng mali, itatrato mo pa rin ng tama. Hindi po pag binato ka ng bato, batuhin mo ng dos por dos. Sabi na, batuhin mo ng bato, batuhin mo ng tinapay, yung may malaking garapon, para pag tama, basag. Ano po no? Hindi po ganun. Ano po, spiritual maturity is seen by our capacity to love well. Amen? Spiritual maturity, ano po, is seen by our capacity to love well. Paano ba tayo nagmamahal? Paano pa natin i-express yung love natin? Amen po? Kaya pong maganda na natututunan po natin to kasi ayaw natin na ang mga umaatin sa Church of God Subic ay maging mga spiritual bonding. Ayaw natin na mga spiritual bonding lang po, ano po ang mga nandito, but we want you to become spiritually matured. Amen po ba yun? May natutunan po tayo? Amen. At alam niyo po ba, lastly, meron po pala, to be spiritually mature, in just one statement, paano ba ako maging spiritually matured? Amen. To be spiritually matured is to consistently submit and surrender to God's Word. Amen. Gusto mo na mag-mature ka? Ano po, you need to do it consistently, to surrender your life, to submit your life, ano po, to God's Word every time. Not, ano po, consistent, tuloy-tuloy. Gusto mong mag-mature. Ang aking batayan ng paglago ay ang salita ng Panginoon. Kung gano'n nakarami yung sinusunod mo, gano'n nakarami yung napafollow mo na word ng Lord, that is the time you will become spiritually mature. Amen po? At alam niyo po, spiritual maturity is being tested in a difficult situation. Ilalagay ka ng Lord sa sitwasyon na hindi maganda, dadalhin ka niya sa mga tao na pangit ang ugali, dadalhin ka niya sa mga tao na mga manluloko, dadalhin ka niya sa mga tao na mga irritable, ano po, magagalitin, so that you will know to yourself, kaya ko na silang i-handle. Anong ibig sabihin? Nagiging mature ka na. Amen po ba yung nagiging mature na tayo? Amen po? Kasi bakit tayo nilalagay ng Lord sa mga ganong situation? Hindi po para malaman niya na nag-grow na tayo, kundi para malaman natin kung nasa ang level ng maturity na tayo bilang Kristiyano. Amen po? Kaya kung may difficult situation dyan ngayon, may difficult people ka sa buhay mo ngayon, God is using those people, amen, para po i-grow tayo in our maturity. So that we will able to know what level of maturity we are in right now. Amen po? Kaya po, maganda po na sama-sama tayo ng mga Kristiyano na hindi po tayo maging spiritual bonding. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang bonding. Ano po? Kundi maging spiritually matured Christian po tayong lahat. Amen po? Kaya may CLDP, may Ignite. I want you to go in Ignite. Sino po hindi pa nakakapunta ng Ignite? Ayan o. I challenge you to go sa Ignite.
Doon pa lang po ay solid na yung ating pong mararanasan na ano po makukuha. Kung di ka pa mag-i-ignite, just take time. Ito yung pinaka-kick-off mo. Kaya po ignite yan, aapuyan ka para po maging magkaroon ka ng passion para maging magkaroon ng spiritual maturity sa buhay mo. Amen po? So sa lahat po nang hindi pa nag-i-ignite o gustong mag-refresh sa ignite, mamaya po sabay-sabay tayong magpalista po doon kay Sister Mai sa May Asher's Table. That is the kick-off of our spiritual maturity. At itutuloy mo siya sa CLDP. Amen po ba yun? Are we still here? Amen. May natutunan po tayo ngayon pong umagang ito. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong lahat ay tumayo. Can we all stand up today? Hallelujah. Sino po dito ang excited na Lord, may desire ako na magkaroon ng maturity yung aking spiritual na buhay. Ayaw ko na spiritual bunching lang ako, ano po no? Na walang nag-grow sa akin. Na para bang every Sunday may natututunan ako konti, pero tagal ko na umaten. Ganun pa rin, kaya kapag ka merong problema ng buhay, kapag merong difficult situation, mabilis tayong mayanig. Kasi ang mature na Kristiyano, para pong mature na puno yan. Alam po yung mga mature na puno, di ba? Yung mga lupaki na nagkaugat na. Yung kanilang roots ay lumalim na sa lupa. Parang tayo lumalim na sa salita ng Panginoon. Amen. Kahit may bagyo yan, ano, kahit na nayulanda pa yan, nakita mo nakatayo pa rin. Bakit po? Kasi their roots, ano po, grow deeper. Doon po sa soil. Amen. Kaya po may kinakapitan sila in times na merong bagyo sa kanilang buhay. May kinakapitan sila kapag merong problema na dumarating. Pero ang spiritual bonding, ano po, bababaw, ang walang ugat yan kapag may problema, nawawala, natutumba. Amen. That's why God wants you to become spiritually mature, kasi hindi pinangako ng Lord na walang problema sa buhay. Hindi yan sinabi yun. Amen. Ang sinabi yan, sasamahan ka niya. Ano po, that He will be with you, ano po, to the ends of the earth. Amen po, no? Kaya po tayo, bilang po mga Kristiyano, ang goal natin, magpa-disciple tayo, mag-grow tayo, ano, sa ating pananampalataya. It's about time, ano po, to go into the next level. Sabi mo sa katabi mo, let's go to the next level. Amen po? O ang level mo dati ay attender, ano po, let's go to the next level of spiritual maturity. Mag-ignite ka, ano ka, mag-CLDP ka, gagamitin, mag-serve ka, ano po, because that is the next level where you can grow more, ano po, spiritually. Amen po ba yun? And how many of you are here excited to do that? Amen. Pwede ba itaas sa atin yung kamay natin sa Panginoon? I would like to pray for you as you worship the Lord. Lord, andito po ang yung mga anak na gustong lumago, Panginoon. Lord, ayaw namin na forever kaming baby Christian. Ayaw namin na madali kaming masuwi ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga wrong teaching. At gusto namin, Panginoon, na maging spiritually mature kami, Panginoon. Kaya Lord, ngayon po, araw na ito, tulungan mo kami, gabayan mo kami, patnubayan mo kami, Panginoon, dahil gusto namin na lumago kami sa aming pananampalataya. Lord, I offer my life to you.
Maraming salamat sa umagang ito that once again you reminded us for our spiritual maturity, Panginoon. Na yung buhay na ito, kaya kami nakakilala sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil gusto mo rin kami na mag-grow, Panginoon. Our Christian life will not end after we accepted Christ. But this is just the beginning of our spiritual growth in spiritual maturity. Kaya Panginoon, ngayon po umagang ito, gusto namin, Panginoon, na mag-submit. Gusto namin, Panginoon, i-surrender ang aming buhay sa iyong salita, Panginoon. Knowing this is the process of spiritual growth and eventually we will become spiritually matured, Lord God. Ang church na ito, Panginoon, di lang kami dumadami. Di lang kami dumadami in quantity, but also in quality of being a Christian, Panginoon. Kaya dalangin namin na lahat ng mga nagsisimba sa simbahang ito, Panginoon, ay mag-mature spiritually. Iba-iba kami ng panahon, but Lord, yun po ang goal namin palagi, that we are not just a forever attender, a forever baby Christian, but Lord, we will go to the next level. We will go to the next level, to the process of being spiritually matured, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil ang pagiging spiritually mature namin, Panginoon, gagamitin mo ito when the storm comes, when the problem comes in our life, matatag kami, Panginoon, kasi kami ay rooted sa iyong salita. Hindi kami mabilis matinag ng anumang pagsubok, ng anumang problema. Bakit? Kasi kami ay nakatanim, Panginoon, rooted sa iyong salita, rooted sa iyong Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po for once again reminding us to be, to grow spiritually and eventually becoming spiritually mature Christian, Panginoon. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. We hold that we receive God's word today. At naniniwala ako na patuloy tayong binabago ng kanyang mga salita. Anyway, what's your takeaways for today's preaching? Pwede mo bang i-type yan sa ating comment section? And if you have any prayer requests, you can message us directly and we'd love to pray for you.
You may also give your tithes and offering through GCash or bank na makikita po ninyo ngayon sa inyong mga screen. And if you are available, you can come to our church and personally drop your tithes. That's it for today, church. Thank you for choosing to be with us and the Lord this Sunday. Again, I am Leslie. God bless and see you next week.